Grabe. Naawa ko sa mga kanya pag ganito. Yan, sobrang gano'n yun. Ang tigas ng mga langin. Tingnan niya, no? Yun, no? Magandang tanghali po sa inyo lahat, mga pop. Kami po ay lubos na nagpapasalamat nga pala sa pag-nominate nyo. Ayan, pag-nominate nyo po sa Master Garage para po dun sa Social Media Award. Nakakataba ng puso. By the way, yan nyo po. Wala man kaming kinikita, o, diba? Pero yun ay sapat na. Diba? Dahil pa na ng million-million. O nga pala. Hoy, regalo ko kay Smiley. Ito yung regalo ko kay Smiley. Diba? Racing seat. Go ahead. Iyon, no? O, racing seat. No, mamaya, kakasa natin kay Smiley. Yan, fresh from... Yan, fresh from the seller. Ewa. Yan, mamaya. Kakabit natin yan mamaya. Reclinable. Ngayon, balik na po tayo sa topic natin. Yung oil slide. Ano ba yung mga nagiging cost na ito? Ano ba yung mga nagiging cost? Bakit siya nagkakaganito? Ang pinakamatinding sludge po sa lahat, yung solid. Yan, yung ganito po, yung solid na yung sludge. Yan, yung parang bato na. Yan po ang sakit ng Diyos. Yan. Bakit? Kasi po, ito po minsan ang nagiging dahilan ng overdue ang pag-change ng langis or sa langis mismo. Kapag hindi po maganda yung langis, ayan din po nagiging problema yan. Yan, no? Hanggang sa baba na po yan, sobrang sludge. Ayan. Kaya ngayon po, tatry lang po muna. Na. Kaya po, okay, naglalagiti ka ng tunog niya. Okay. Mamaya, papaliwanag po natin ng mabuti. Kukuha lang po ako ng panuro. Kukuha lang ako ng panuro. Yun, no? Kay sir nga pala. Sir, ha? Shoutout sa iyo, ha? Oh, kay ma'am. Yun, no? Nasa live, oh. Saan yung ano mo, Pops? Pakita mo yung... Ang bihira, oh. Diba? Tinan nyo, ha? Siya po isa sa mga avid na ating follower. Ipapagawa po siya ngayon sa atin sa Master Garage QC. Oh, yan, oh. Change oil lang, promise. Oh, diba? Go ahead. Master Garage lang, sakalam. Sir, thank you very much. Yan, oh, misis. Oh, diba? Nagpapa-change oil lang. Tuturo ko po sa inyo, bakit naglumalagitik naman yan. Yan, yan po kasi ang sakit ng APB. Yan, Suzuki APB. Yan din po ang sakit. Naging sludge po ang inyong mga pangibabaw. Grabe, mukha matutulog to rito. Kaya ginawa po, tinanggal po yung piece niya para po makita yung yan. Ito yung timing chain cover para po makita kung ano pa yung mga tatamaan. Yan. Pag sobrang sludge po, maglalagitik po yan, maingay. Akala nyo po eh, merong ginagrind sa loob o kaya akala nyo ang luluwag ng mga balbula. Ngayon, pag ito po talaga napuruhan, nasobrahan, wala na po talagang ibang choice to kundi ibaba ang makina. Ayan, pag napupuruhan po yan, ng sobrang sludge. Ngayon, bakit po siya lumalagitik? Kasi po, lumuluwag na po itong tensioner, itong chain. Ngayon, meron po yan tensioner. Ito po ang tensioner niyan, hydraulic tensioner. Sobrang sludge, di ba? Ito po. Ayan. Ito po ang tensioner. Ayan. Kung makikita nyo po ito, ito po ang tumutulak sa chain para humigpit. Ngayon, tinutulungan po ito ng oil pressure. Yung langis po na oil pressure, siya po ang magtutulak nito para humigpit ang chain. Ngayon, pang nagbara po yan, luluwag po ito. Luluwag ang chain. Ayun. Yan po, kaya po yan lumalagitik. Ngayon, ganito po yan, mga paps. Ito po kasi isa sa pinakadelikado eh. Yan po isa sa mga delikado kasi po masyado na po matigas ang oil sludge. Ito po yung nakakabara sa mga oil jacket, oil jet. Yan po yung nakakapagpabara. Kaya pag nagbara na po yan, lalagiti ka na po lahat yan. Sabi nila, Master, lahat ba ng gasoline engine magkaka-oil sludge? Yes sir, magkaka-sludge po yan kapag hindi po kayo regular nagpapalit ng langis or yung langis niya po minsan hindi po maganda. Yan, to be honest, yan. Yung ginagamit yung langis or gamit kayo ng gamit ng mga additives. Kasi po bakit additives? Sabi nga sa additives, papaganda raw 'yon ng engine oil. Ganito po kasi yan. Papaliwanag ko po sa inyo ng buong puso yan. Kaya po pag ginaluan niyo yung langis ng oil additives na hindi naman siya pares na specs, basta salin lang po kayo ng salin.
nagkakaroon po yan ng chemical reaction. Meron po kasi yung mga certain ingredients na kapag po sumobra, dahil meron yung additives na nilagay nyo, magkakaroon po yan ng chemical reaction. Nalalasan po yung ganda ng langis na gawa ng isang oil company dahil dyan. So, minsan, ang sinisisi nila, yung oil company, oh, pangit na langis yan, nag-oil sludge. Yung pala, karga kayo na karga ng mga yung mabango. Yung mabango na additive. Subukan nyo po yun. 10,000 kilometer run, sludge po yan, sigurado. Ngayon, ganito na ma'am, mayroong tanong. Sir, kaya pa po ba ito sa oil flushing? Yan. Ang problema po kasi, hindi naman po ito kagaya ng differential at transmission na yumayakap yung langis doon sa mga moving parts. Hindi po yan ganun. Pumipitik-pitik lang po yan sa mga linya, sa mga maliliit na butas. Pumipitik-pitik lang po doon yung langis. Hindi po yan naliligo ng langis. Nakala po natin kapag yun, di ba, akala natin kapag nagsaling ka ng apat na litrong langis, akala natin yung apat na litro ang umiikot sa kanya talagang todo-todo. Hindi po. Pumipitik-pitik lang po yan dyan. Yan, dito pa. Kasi po, ang talagang nililubricate, ang target pong ilubricate niyan, itong camshaft, cam lobe, ayan, itong rockers, ayan, yan lang po. At saka po, syempre, itong mga nasa gilid ng camshaft, ayan. Yun lang po. Ngayon po, tatalsik-talsik na po yan. Pag tumalsik-talsik na po yan, doon na po nagiging sludge yan. Ayan, o kagaya po na ito. Diyos ko po, Mario Josef. Ayan. Kasi, ano po yan, yun, kaya po may container dito yan. Ayan, tignan nyo po. Ayan, o, tignan nyo naman po yung old sludge yan. Yung nagaling sa mga, kaya yung iba po talaga, wala na pong ibang choice kundi i-overhaul. Ngayon, nandito siya sa master garage. Ano po ba yung remedy na gagawin natin? Tatry lang po muna natin bawasan yung mga kung ano nandito sa harap. Tsatsagahin po natin yan. Pati po yung nasa pisngi. Yan. Ngayon, kapag po hindi na po bumalik yan sa dati, ayan, dyan na po natin huhusgahan yan ng baba ang makina. Wala na po kasing choice yan, sir. Yan, kahit sabihin mo parang cylinder head lang. Okay, may cylinder head lang naman ang madumi dyan. Ha? Yan. Kapal, mahulog pa nga yung kabiyak, todas. Mali, mamaya, tatsaga-tsagayin natin yung linis-linisin yan. Ngayon, ganito po. Kapag po nag-oil sludge yan, kapag po nagkaroon ng oil sludge yan, ito po isa na sa nagsasuffer, itong timing chain. Okay? Kasi po, kapag po uminit ng uminit yan, itong sasakyan natin, uminit ng uminit, nai-stretch po yung timing chain. Yan, humahaba po yan. Ngayon, kahit po anong stretch naman itong, kahit anong hatak naman itong tensioner, hindi nyo na po mahatak-hatak kasi po bitin na dahil humaba na po ito. Yan, kaya dapat ito po, sayang naman kung nandito na rin, dapat ito pinapalitan na ng timing chain. Yan, timing chain, lahat po, lahat po ng ano yan, ng dapat palitan. Grabe, naawa ko sa mga kanya pag ganito. Yan, sobrang ano yun. Ang tigas ng mga langin. Tingnan niyo. Yan. Ito po ang issue dyan sa mga APB. Yan. Kasi po, bakit naman po nagkakaroon niyo ng sludge? Masyado po kasing mataas o malalim yung cylinder head. Imagine niyo po, ganyan po kalalim yan. Ngayon, ganyan lang naman kanipis ang sumasaya dyan sa ano talaga. Totoo eh. Yan, kasing cylinder head mo. Ngayon po, yung the rest niyan po, yan po yung container. Sa sobrang lalim po niyan, pag tumalsik ng tumalsik yung mga langis at nagdikitan dito, ayan, tapos na-worn na po ang engine oil nyo. Ayan na, lalagkit at lalagkit, lalapot na lalapot, hanggang sa mamuuna ng mamuo. Ayan, todas, ang abutin yan ng makina nyo. Kaya dapat po to once in a while, binubuksan nyo yung oil cup, tinitignan nyo po yung internal nyo kung okay pa. Sa oil cup pa lang naman, malalaman nyo na yan, hindi ho kayo mekaniko. Sa oil cup, punta naman tayo dito sa isang BIOS din. Ito, BIOS din to. Diba? Ito naman yung kanyang oil pan. Nakita niya oil pan niya. Oh. Yan. Oh. Yan ang oil pan niya, sir. Oh. Oh. Parang chocolate. Ang dami. Ngayon, sa kanya naman, nilinis niya na to yung kanyang makina kasi puro sludge. Ito naman yung mga yung sludge na maaari pa itong matunaw eh. Yeah, kasi malambot. Yan, malambot yan. Kaya nasuhin dami. Eh. Para na siyang clay. Diba? Kaya obligado po kami hugutin pati itong strainer. Yan, no? Kaya nyo po yung strainer yan.
Diyan po kakata kung makina nyo yan. Kasi po, nakalubog po ng ganito yan. Ihigo po ng langis. Ang problema po, eh, pag sobrang barado na yan, at di na makapagbomba ng langis, that's the end of the story. Bigla na lang po, hindi naman kayo nag-overheat. Dahil sa coolant or sa cooling system, mag-overheat po kayo dahil naman sa langis. Kaya yan po yung mga inaagapan natin sa sasakyan natin para hindi po agad-agad nasisira. Diba? Yung langis, yung coolant, yan, ano pa ba? Langis, coolant, brake fluids, yun. Yan yung mga basic na inaantabayanan dyan para hindi yung makasira. Bakit sinama ko yung brake fluids? Eh, buhay nyo po nakataya dyan. Yan, check nyo po yung mga leaks. Buhay po natin ang nakataya dyan. Yan, kasi sir, nilinis niya ng ano yan, nag-DIY na si sir dito eh. So, yung ilalim na lang talaga ang hindi pa. Ayan, ito. Limbawa, ano to eh. Bios to eh. Yan, isilipin nyo lang po muna rito yan mga paps. Ako, stupid.